ito pa, may mga kilala din kayo. Ako, inaamin ko naman eh, na isa ako sa mga yun. Yung mga palamura, yung bastos yung bibig minsan. Pero, sila yung may mga gininto ang puso. Sila yung mga malalambot yung puso. Yung konting nakarinig lang sila ng, eto si ganyan, alam nyo ba nangyari sa ganito? Alam mo, sila pa yung unang tutulong. Sila pa yung unang magre-reach out. Hindi sila nagdadalawang isip na tumulong. Sila yung mas okay mag-advise, ganyan. Hindi ko na naman inaano yung sarili ko dito, ha. Kasi marami akong kilalang ganyan. Kung sino yung akala mo masungit, kung sino yung akala mo tapang-tapang, sila pala yung approachable. Alam mo yun? Kung sino yung mura ng mura, expression nila yun, eh. Alam mo, hindi ko naman sinasabi na talaga. Masama naman kasi talaga magmura. Okay? Pero, may mga tao talaga na doon nila na-express yung nararamdaman nila. Pero ako kasi, yung mga close friend ko. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, Tan Qureshi Vlogs. O, diba? Guys, nalilito talaga ako kung nasan yung camera dito. Ito ba ito? Oo, ito nga. Guys, maraming matatamaan dito sa i-discuss ko ngayon. Okay. Pero ito naman, wala ko pinapatamaan talaga. Ino-observe ko lang. Na-obserbahan ko. And, ay, umuulan guys. Umuulan dito sa Pilipinas. Yun. Ito, wala akong pinapatamaan dito, ha? Sabihin ko lang sa i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga naobserbahan ko. Sigurado sa inyo may mga sasang-ayon, may mga hindi sasang-ayon, okay? Tsaka hindi rin ako, hindi ko rin dinedepensahan yung mga may mga ganitong ugali. Okay guys? So yun nga, before we start, my name is Zhai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Okay? Guys, salamat pala sa patuloy niyong pag-subscribe and pag-view, ha? Nakikita naman ninyo, tumataas na tumataas, alhamdulillah, ang ating subscriber. So, ibig sabihin nun, mas marami na tayong viewers. Guys, ganito, napansin niyo na ba, may mga kilala ba kayong ganito? Guys, comment-comment lang, ay mga active commenters ko. May mga napapansin ba kayo na kung sino pa yung mga paladasal, kung sino pa yung palasimba, kung sino pa yung active sa simbahan, sila pa yung kadalasan na, alam mo na, na gumagawa ng masama na kinaiinisan natin. May kilala kayong ganun? Ako marami. Pero hindi ko na siyempre i-mention. Ano, sila, sisikat pa sila. Yun. Sabi ko nga guys, yung una kong intro nitong video na to, magdi-discuss ako, hindi dahil sa may tinitira ako or something. Ito, na-obserbahan ko lang talaga. Lalo na, nung habang tumatagal, habang nakakasalimuha ko yung mga iba-ibang klase ng tao, yun. Tsaka guys, may mga kilala din ba kayo na matabil yung bibig, palamura, yung masyadong, alam mo yun, yung mga palamura, yung kung ano yung lumalabas sa bibig, bastos yung bibig, ganun. Pero, mababait sila. May kilala kayong ganun. O, lagay na ninyo yung pangalan ko. Hindi, yung mga classmate ko kasi. Classmate ko, mga close friends ko. Kilala nila ako sa ganun. Minsan nga sinasabi nila na dire-diretso lang yung bibig ko. Dire-diretso yung bibig ko, ano gagawin ko? Diba? Parang personality ko na kasi yun. Hindi ko dinidepensahan, guys, ah. I'm trying to improve it. I'm trying to make it less. Kasi nga, diba, may mga tao rin na sensitive na hindi sanay sa bibig ko. Pero yung mga sanay, talaga naliligo sila, talaga. Nga pala, yun yung mga, isa sa mga sanay sa mga bibig ko. Si Tintin, tsaka si Mike. Hello, Bella. Yan, nasa UAE sila. Sila yung mga sanay-sanay sa bibig ko. And most especially, like, si Cha and Vince. Si Charito kasi, matagal ko nakasama yun, sila Michael. Yan, ayan yung mga totoong kaibigan talaga. So, yun guys.
balik ulo tayo doon sa paladasal, palasimba. May mga kilala ako, marami akong ganyan nakilala eh. Sila pa yung pala post sa Facebook ng mga religious verse, yung mga Diyos, ganyan, pag ginawa mo sa kapwa mo, ganito, ganyan. Basta yun, tas active sila lagi sa church, meron talaga silang mga every Sunday, ganito, ganyan. Pero, deep inside, pero kapag nakilala mo sila talaga, parang, alam mo yun, parang, lagi mo, masasabi mo talaga na, ito, paladasal pa naman siya, ganyan yung ugali niya. Ganyan talaga ng paladasal, ganito eh yun. Guys, hindi ko nila lahat ah. Ito, sinasabi ko lang naobserbahan ko. Okay? Siguro nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Pero, na-realize ko rin guys, yung mga paladasal pa lang tao, ito ah, yung based on sa mga nakikita ko at mga na-experience ko, mga paladasal pa lang tao, dapat talaga pala silang magdasal. Imaginein mo, kung yung mga taong yun hindi pa nagdadasal, siguro duklukan na ng sama talaga ng ugali nila, di ba? At least kapag nagdadasal sila, nakokontrol pa yung pag-uugali nila. Oh. Di ba? And marami din akong kilala na ano naman pala simba. Yan. Talaga naman may mga mababait talaga. Kilala ko. Ay, yung nga pala si yung tita ko, tita Tina. Yes, tita Tina. Malalaman ko kung nanonood ka nito. Okay? Kapag tita Tina yung nambalinggasa, yan. Siya yung tagadasal. Siya talaga yung sobrang, alam mo yung feeling namin, isang dasal lang niya, pinapakinggan talaga ng Diyos. Pero yun, hindi naman siya yung OA na talagang OA na dasal lang, dasal, ganun. Ano lang talaga siya? Neutral lang siya, pero alam mo na malapit siya sa Diyos. Yun. Ayun yung sinasabi ko naman na paladasal na ganun lang. Mabait siya. Mabait. And yun na, ito, yung mga paladasal dyan, yung palasimba, hindi ko kayo na naman nila lahat. Ang sinasabi ko lang yung mga naobserbahan ko. Okay? Huwag kayong magre-react agad. Ha? Makinig kayo sa sinasabi ko. Kasi yung mga viewers ko, matatalino. Yan, mga nakikinig sila. Yun. Ang sinasabi ko lang, guys, sa akin na, Catholic ako dati, Muslim ako ngayon. Alam mo, hindi naman ako masyado kasing religious. Okay? Kasi talaga, ang importante talaga sa akin, sa aming dalawa ng asawa ko, magdasal ka nga na magdasal. Alam mo yun? Oo, talaga naman dapat magdasal kami ng five times a day. Pero guys, ang iniisip ko naman, kasi yung mga, may mga tao naman kasi, na pinofront lang nila yung pagdadasal nila. Alam mo yun? Para magmukha silang mabait. May mga ganun din guys eh. Yung sabi ko nga sa inyo, kung di pa sila nagdadasal, siguro nuknukan na ng sama ng ugali nila. Buti nagdadasal sila para nababawasan kahit papaano, di ba? Tapos, yun nga, yung mas importante kasi sa amin ng asawa ko, hindi kami masyadong religious na sobrang bonggang-bonggang dasal ng dasal, na yung lumalabas sa bibig namin ay puro na lang salita ng Diyos. Hindi kami ganun. Yung akala mo, perfecto kami, hindi kami ganun. Anan? Yun lang, kasi importante sa amin yung hindi kami nakakasakit ng ibang tao. Yun naman ang importante sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, sa mga previous vlogs ko, sa amin, religion is not the base. Okay, hindi yan basehan. It's never a basis kung doon malalaman yung kumabait ka o masama kang tao. Hindi dahil sa religion yun. Mas importante yung humanity, guys. Yun lagi natin tatandaan. Yung may mga tao na hindi naman nagdadasal, hindi naman sila religious. Minsan pa nga atheist sila eh. Pero sila pa yung talagang makatao. Yung hindi nila kayang manakit ng damdamin ng ibang tao. Alam niyo yun. So yun, ayun yung mas importante sa lahat. Yung tao, yung mga wala kang tinatapakan. Wala kang inaagrabyado. Wala kang, alam mo yun,
gets naman ninyo, di ba matatalino kayo eh. And isa pa pala guys, ito pa, may mga kilala din kayo, ako inaamin ko naman eh, na isa ako sa mga yun, yung mga palamura, yung bastos yung bibig minsan, pero sila yung may mga gininto ang puso, sila yung mga malalambot yung puso, yung konting nakarinig lang sila ng ito si ganyan, alam nyo ba nangyari sa ganito, alam mo sila pa yung unang tutulong, sila pa yung unang magre-reach out, hindi sila nagdadalawang isip na tumulong, sila yung mas okay mag-advise, ganyan. Hindi ko na naman inaano yung sarili ko dito ah, kasi marami akong kilalang ganyan. Kung sino yung akala mo masungit, kung sino yung akala mo tapang-tapang, sila pala yung approachable. Alam mo yun, kung sino yung mura ng mura, expression nila yun eh. Alam mo, hindi ko naman sinasabi na talaga, masama naman kasi talaga magmura. Okay? Pero, may mga tao talaga na doon nila na-express yung nararamdaman nila. Pero ako kasi, yung mga close friend ko, talagang ayun talaga yung nakakatikim sa akin. Pero kilala talaga nila ako na ganun lang talaga ako. Ganun lang. Kahit naman yung asawa ko. Asawa ko naliligo yan. Kaya alam na niya yung mga lahat ng klase ng mura ng Pilipino. Yun. So yun guys. Nga pala guys. One of these days or something... wag na nga, hindi ko nakasabihin sa inyo. Basta mag-abang na lang kayo sa channel ko. Yung para may inaabangan kayo lagi. So, yun. Guys, sana may natutunan kayo. Keep praying. Hindi ko naman sinabi na porket religious kayo, masama na yung ugali ninyo. Pero, sana, kasi itong sinasabi ko, malay mo, i-evaluate din yung sarili nyo kung ganun ba kayo, diba? Kasi, ayoko rin naman mag-judge. Sinasabi ko lang naman sa inyo kung ano yung mga napapansin ko. Evaluate yourself. Yun lang. Yung mga palamura din dyan, nakagaya ko, evaluate yourself. Malay mo naman kasi mura kayo na mura, nasasaktan na pala yung nasasagasaan na pala yung mga minumura nyo. Diba? Akala nyo, joke lang. So yun, reminder ko rin sa sarili ko to. Pero guys, yung mga nakakakilala sa akin, ganito talaga ako. The more na close kayo sa akin, the more na maliligo talaga kayo ng mura. Yun. Hindi ko dinidepensahan yung sarili ko. Huwag masama pa rin magmura. Pero, mas masama ang gumawa ng masama sa kapwa. Yun. Guys, yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na. Huwag na kayong magdalawang isip. Okay? Mas maganda siguro kung i-share ninyo itong video. And finally, syempre, kapag napanood nyo ulit itong video, sana may matutunan kayo uli. And pwede rin kayo mag-comment sa baba, down niya. Mag-comment lang kayo doon kung ano pa yung mga gusto nyo i-discuss ko. Okay, guys? Kasi medyo nauubusan ako ng mga topics. Pero alhamdulillah, gumagana naman yung utak ko. At patuloy ko pa rin ako nakakapag-vlog na naisip ko ng mga topic na makakatulong sa mga viewers ko. Since matatalino yung mga viewers ko, kailangan ko talaga maging mapili. Yun, oy palakpak tenga. Yun. Oh, ayan guys, may shout out tayo ha. Shout out to Eder Pobar, Kayslyn Cabelin, Sweet City, MG from Lanao del Norte, Gladin Mones from Singapore. Yan. Shout out po kayo, nakagraduate na naman kayo guys. Paano ba yan? May mga cum laude na rito. Susunod maglalagay ako ng magna cum laude. Cum laude. Suma cum laude, ha? O, diba? Yung mga pagalinga kayo mag-comment niyan. Yung mga pahabaan. Yung mga, diba? Yung tinatapos yung video from start till end. Yan, makakagraduate kayo na may with honors. Diba? Yun. So, guys. Till our next vlog. Again, my name is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay, guys? Bye!